sa bayan ng General Tino sa timog silangang bahagi ng probinsya ng Nueva Ecija, may nakakubling paraiso. Ito ang Minalungaw National Park na isa sa mga dinarayong pasyalan ngayon sa lalawigan ng Nueva Ecija na matatagpuan sa Sitio Minalungaw sa Barangay Piyas, Bayan ng General Tino. Ang nasabing bayan ay tinatawag na papaya noong unang panahon na hanggang ngayon ay may mga ibang taga doon na nakasanayan ng tawagin na papaya ang Bayan ng General Tino. Napakaswerte ng bayan na ito dahil dito makikita ang paraiso ng Nueva Ecija, ang Minalungaw National Park na dineklara bilang isang national park noong 1967 sa bisa ng Republic Act 5100. May lawak na 2,018 hectares ang protected area na ito sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre. Inuturing ang Minalungaw National Park na isa sa mga natitirang natural environment sa Central Luzon. Nakakatuwang makita na buhay na naman ang turismo dito dahil muli na namang binuksan sa publiko ang napakaganda at nakakarelax na lugar na ito. March 2024 lang nang muling binuksan ng local government ng General Tino ang kanilang sikat na tourist spot. 4 na taon din kasi nakasara ang Minalungaw National Park dahil sa pandemic at iba pang issue. Kamangha-mangha ang 16-meter limestone walls or rock formation sa magkabilang gilid ng ilog na kadalasan ay emerald green ang kulay ng tubig lalo na pag summer. Nagiging brown ang kulay ng tubig sa ilog pag malakas ang ulan na nakababawas sa kagandahan ng lugar kaya mas madaming dumadayo dito pagtapos na ang rainy season para ma-enjoy ang malamig at refreshing na emerald green water. Siguradong mag-e-enjoy dito ang mga nature lover na katulad ko. Iba't iba ang mga activities na ma-e-enjoy nyo dito sa Minalungaw National Park tulad ng swimming, cliff diving, bamboo rafting, zip lining, kayaking, trekking, caving or spelunking, at ang pag-akyat sa tuktok ng bundok na may malaking cross na gawa sa glass. As of April 2024, ang entrance fee sa Minalungaw National Park ay 100 pesos tapos may babayaran din kayo na 50 pesos para sa environmental fee. 150 pesos ang total na babayaran nyo para makapasok sa Minalungaw National Park. Dahil wala kaming fear of heights, dali-dali naming sinubukan mag-zipline dito. Sa taas na 100 meters at habang 500 meters, sulit na sulit ang pagsakay sa zipline sa Minalungaw National Park. Ang sarap sa pakiramdam guys, para kaming may pakpak, matatanaw ang magandang view ng park mula sa taas. 100 pesos ang one-way ride at 200 pesos naman ang two-way ride sa zipline dito sa Minalungaw. Another thrilling activity dito sa Minalungaw na hindi nyo dapat palampasin ang pagtawid sa hanging bridge. Ito din ang easiest way para makarating sa sakaya ng zipline. Ang ganda ng view na makikita mula sa hanging bridge. Ang sarap sa pakiramdam na makita mula dito sa taas na ang lahat ay nag-e-enjoy sa pagligo at pagsakay sa balsa. Mula sa swimming area, kailangang mag-trek ng approximately 300 meters para makarating sa Minalungaw Cave. Actually, ang pangalang Minalungaw ay galing sa salitang mina o minahan ng ginto at lungaw na ang ibig sabihin ay kuweba. At hindi namin pinalampas ang pagkakataon na makapasok dito. May tour guide naman na tutulong sa inyo sa pag-explore ng cave na ito. Ang dilim sa loob kaya kailangang gumamit ng flashlight.
May ibang area dito kung saan makakakita ka ng kumikinang na stalactites. Ang init ng temperatura sa labas pero malamig pala pag nasa loob ka ng kuweba. Maganda na ang suot nyo ay trekking sandals o trekking shoes pag pumasok kayo dito para makaiwas sa pagkadulas. Mabuti din at naglagay sila ng mga lubid na makakapitan para mas safe ang pag-akyat. Dahil very risky ang kanyang trabaho, binigyan namin ng tip ang aming magaling at magalang na tour guide. At hindi lang siya basta tour guide guys, siya din ang magsisilbi niyong photographer sa loob ng cave. At ito ang ilan sa mga pictures na kuha niya sa amin. Dahil pet friendly ang Minalungaw National Park, hindi namin pinalampas ang pagkakataon na isama ang aming mahal na fur baby na madalas naming kasama sa karamihan ng aming mga travel. Katulad din ni Michelle at Mika, first time din ang aming fur baby dito sa Minalungaw. For sure kung nakakapagsalita lang siya, sasabihin niya na maganda at very relaxing ang lugar na ito. Calmly flowing ang tubig dito sa ilog ng Minalungaw kaya malinis at sobrang lamig. Masarap talagang mag-swimming dito. Make sure na laging nakasuot ang inyong mga life vest dahil bawal maligo dito pag walang suot na life vest. Mas magandang dumating sa Minalungaw ng maaga para magkaroon kayo ng chance makapagrenta ng bamboo raft o balsa. Sa dami kasi ng mga turista doon lalo na kung weekend, nagkakaubusan ng balsa at cottage na marerenta. As of April 2024, 1,100 to 1,200 pesos ang renta sa bamboo raft. Ito ay good for 4 hours, nakasya ang 8 to 10 persons. Ito ang magsisilbing dining area nyo at lalagyan ng mga gamit. Kailangan pa ng Minalungaw National Park ng maraming development kaya huwag mag-expect ng fancy hotels, restaurants at shops sa vicinity ng Minalungaw National Park. Meron naman kayong makakainan sa Minalungaw pero pwede kayong magbaon ng sarili niyong pagkain. May mga areas din dito kung saan kayo makakakita ng mga nagtitinda ng t-shirts, keychain at iba pang souvenirs, snacks at drinks. Ang layo ng Minalungaw National Park mula sa Manila ay 3 to 5 hours away, depende sa lagay ng trapiko. Pero sulit na sulit ang mahabang biyahe dahil siguradong marerelax kayo sa magandang tanawin at sa paliligo sa malinis at malamig na tubig sa isa sa pinakamagandang ilog sa Pilipinas na tinatawag na Minalungaw National Park na isa sa mga natural wonders sa probinsya ng Nueva Ecija.